Sa kauna-unahang pagkakataon, host ang Pilipinas sa prestigyosong Sea Trade Cruise sa Asia ngayong taon na ginanap sa Taguig City. Sa naganap na Sea Trade, tinalakay ang mga inisyatibo tungo sa pagpapaunlad ng market cruise sa Asia. Dinaluhan ito ng daan-daang delegado mula sa hindi bababa sa 30 bansa sa iba't ibang panig ng mundo upang makapagbahagi ng kaalaman, mapalawak ang koneksyon at diskusyon sa mga oportunidad para sa growth potential ng bawat bansang kabilang. Bukod dito ay nagkaroon din ng maikling pagtatanghal kung saan ipinakita ang kasaysayan ng kalakalan mula pa noong panahon ni Magellan hanggang sa kasalukuyang panahon ng turismo sa bansa. Samantala, sa welcome reception ng Sea Trade nitong 11 ng Nobyembre sa Maynila, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng ugnayan sa mga rehiyon, pagpapatibay ng mga infrastruktura at daungan, gayon din ang pagpreserba sa kultura at kalikasan ng Pilipinas. Anya, sa pamamagitan nito, mapapaunlad ang lokal na ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, dahil sa muling nominado ang bansa sa Best Cruise Destination sa World Cruise Awards 2024, pahayag ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Fras, na bagamat inaasahan ng Pilipinas na may tanghal muli sa kaparehong titulo, ito anya ay pangalawa lamang sa kanilang prioridad. Yung direktiba ng ating presidente that beyond the awards, of which there are now very many for the Philippines, hindi natin dapat kalimutan na yung role ng turismo ng bansa ay magbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng decent livelihood and for our destinations to have tourism opportunities for the improvement of their local economies. Kasalukuyang hawak ng Pilipinas ang titulo kung saan nanomina rin ang bansa noong taong 2021 at 2022. Ang awarding ceremony ay gaganapin sa bansang Portugal sa 24 ng Nobyembre. Ang parangal na nabanggit ay isa lamang sa maraming award na natanggap ng bansa pagdating sa turismo. At ayon kay Tourism Secretary Frasco, bukod sa mga nabanggit na hakbangin ng pamahalaan sa pagpapabuti sa industriya ng turismo, isa rin sa mga focus nito ay ang makilala ang bansa bilang isang potential cruise hub sa Asia. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.